Yung mga hindi daw kumakain ng almusal, eh mas malaki pa lang tsansa na tumaba. Dahil daw pagdating ng bandang hapon at gabi, eh ikaw ay takam na takam at dun ka kumakain ng marami. Yan ang sabi sa isang research, no? At hindi lang yun. Binanggit din dito sa isang research na ang mga kumakain daw ng marami sa gabi, lalo na yung late night, yung mga siguro bandang alas 12 na at patulog ka na, eh mas mataas daw ang chance na magkaroon ng coronary artery disease. Kumpara nyo raw doon sa mga hindi kumakain ng late night. At 55% higher ang risk ng coronary artery disease o mga sakit sa puso o mga ugat sa puso. Yan ay sangayon sa isang pag-aaral na ginawa, no? At sangayon din doon sa pag-aaral, ang breakfast ang pinakamahalagang pagkain natin sa buong araw. At kung maaari, eh nakakonsentrate po tayo sa mga sumusunod. Nagbigay ng mga suggestion tulad ng cereal. Abay, mga Pilipino, hindi alam ang cereal eh. Ang alam nila, tuyo, papa, langgonisa, chorizo bilbao, at tanggit. Lahat po yan bawal, lalo na kung may alta presyon kayo. At nagsabi pa, na kung may cereal ka, mga isang tasang cereal, lagyan mo ng konting mani at lagyan mo ng mga hiniwa-hiwa na mga prutas. Ayun daw ang pinakamagandang almusal o kaya oatmeal. Yan. So kung susunod po kayo, try niyo po yung mga pinayo na yan. Yan po ay payo po na nagmula sa Harvard Medical School, galing po sa kanilang associate professor of medicine na si Eric Rim. Yan. So masarap din pakinggan eh, no? Oatmeal, cereal, fresh fruits. Aba, kaya pala mga kano, palagi may mga prutas, no? Pero pagdating sa tanghalian naman, hamburger na napakalaki na may french fries at maraming mayo, eh wala din, di ho ba? So, nasa pag-iingat na po yan. Bahala na po kayo kung susunod o hindi. Okay? Eh kung dito naman sa Pilipinas, ano naman yung mga nandyan na abot panaw natin, abot kayang bilhin? Pwede siguro dyan yung mga wheat bread. Yan, medyo high grain yan, no? Mga grains. Pwede po yan. Yung cereal naman eh, medyo pwede rin naman, nabibili naman yan. Pero mga oatmeal, oat bran yan, maganda. Okay? So ito, balik na ulit natin sa mga tanong. Itanong mo kay Doc. Ito po, ano po ang side effect ng amlodipine 5 milligrams? 4 years na po ako umiinom at saka aspilet. Lily of Las Piñas, 75 years old. Yan. Mami Lily, yung amlodipine po, napakagandang gamot sa alta presyon yan. Isa yan sa sikat na binibigay na ngayon, no? Halos nawala na yung mga nipedipine, hindi na masyadong binibigay. Pero maririnig niyo yung amlodipine, 5 milligrams, 10 milligrams, no? Yan po yung malaking natutulong sa isang taong mataas ang blood pressure sa pamamagitan ng pagbuka ng ugat. Ngunit may mga mailan-ilan na maaari makaramdam ng side effect nito. Ang common na side effect po ng amlodipine ay yung pagkakaroon ng pamamanas ng dalawang binti. So kung kayo po ay nagmamanas, yung mga nakikinig po may high blood pressure at nagkataon na may manas po kayo at umiinom po kayo ng amlodipine, siguro mas maganda bumalik kayo sa inyong doktor at itanong kung anong pwedeng ipalit na hindi magbibigay po sa inyo ng pamamanas. Pero kung wala po kayong ganyan naramdaman, hindi naman nyo napansin na mamanas ang binti nyo, ituloy nyo lang po ang amlodipine na 5 milligrams na binigay ng inyong doktor. Sundin ang tamang pag-inom. Yung aspilet naman o aspirin, ang pangkaraniwan naman na epekto naman nito ay pampalabnaw ng dugo. Ngunit may mga mailan-ilan na mga senior citizen na maaari makaramdam ng madalas na sinisikmura dahil ang isa sa pinagbabawal sa mga may umiinom ng aspirin ay huwag iinumin to na walang laman ng tiyan. Kung kayo po ay umiinom ng aspirin pero hindi naman kayo sinisikmura at sinusunod nyo po yung tamang pag-inom na dapat inumin na may laman ng tiyan, eh wala naman po masama na inumin yan. Ngunit, kung kayo po ay palaging sinisikmura at iniinom nyo naman po ang aspirin na may laman ng tiyan, ganun pa rin. Eh siguro, bumalik kayo sa doktor, baka meron pong pwedeng ipalit na pampalabnaw ng dugo na hindi magbibigay po ng ganong reaksyon sa inyo. Well, pwede nyo subukan yung lumbrokinase na binabanggit ko, yung plasmin, na bibili naman sa mercury drug yan. Kung gusto nyo, pwede po yan 3 times a day, 30 minutes bago kumain. Pwede po yan. Ano pa? Ito, another question. Doc, anong schedule? Anong pasok mo sa clinic?
Sa Clinic MWF, nandun po ako ng alauna ng hapon, pag Tuesday, Thursday, alas 10 ng umaga. Yan, yan po ang schedule ko. Sa mga nagtatanong, yung aking clinic po, ang pangalan ay Life Extension Medical Center. Life Extension Medical Center. At ito'y matatagpuan sa Garden Plaza Hotel, number 1370 General Luna Street, Paco, Manila. 1370 General Luna Street, Paco, Manila. May telephone number po yan na 400-4205. So, pwede po kayong tumawag. 400-4205. Yan. So, ito, ang dami mga tanong, ha. Binibilisan ko po, ha. Pasensya na po yung mga iba na hindi ko mababasa sa dami, ha. Ano po itong nararamdaman ko sa tuwing dumudura ako? Palagi may plema. Galing sa lalamunan ko. Daily, di naman ako inuubo. Infection kaya ito? From Milagrosa. Yan, pangalan pa lang, no? Milagrosa. Yan. Unang-una po, meron po mga tao na may mga plema, no? At pag kayo po ay madalas gumawa ng plema at hindi naman kayo inuubo at pakiramdam nyo, ibarado palagi lalamunan nyo, ang payo ko po, iwasan yung kumain ng mamantika, maalat at matamis. Dahil po yung mga nabanggit ko ay nagpaparami po ng plema. Ngayon, may mga pasyente na madalas magkaroon ng plema dahil kulang sila sa pag-inom ng tubig. Yung plema po ay may magandang nagagawa sa ating katawan. Yan po ay tumutulong para hindi makapasok yung mga kung ano maamoy natin na mga pollution. Yan, trinatrap po ng plema yung mga bakterya para pag ito'y dinura nyo o linabas nyo, nakasama na po yung bakterya at hindi napapasok sa inyong baga. So, may isang magandang nagagawa ang plema. Eh, baka iba nagtataka, ano pinagsasabi ni doktor na maganda ang plema? Eh, yun ang alam ko. Yung nagtatae, maganda rin kasi linalabas mo yung dinudumi mo. Yung nagpapawis, ganun din. Yung nag-iihi, maganda rin, linalabas yung dumi. Yung ginalagnat, maganda rin po dahil lumalaban yung katawan nyo dun sa kung anuman ng infeksyon na pumasok sa katawan nyo o bakterya o virus, no? Kasi may mga defense mechanism po tayo na hindi natin pinapatay basta-basta. Kaya kung kayo po'y nagtatae, hayaan nyo muna, isa-dalawang beses, pabiyaan nyo para lumabas yung dumi. Huwag iinom kagad ng mga pampatigil ng pagdumi. Ganon din yung pag-ubo, hayaan nyo muna para lumabas yung mga, linalabas nyo yung mga dumi. Yun nga lang, huwag nyo ihaharap sa ibang tao, baka naman mahawa sila. Okay? Ayan. So, sana nasagot ko po yung tanong nyo, Ma'am Milagrosa. Ayan. Another question, anong pagkaiba ng generic at branded na gamot? In terms of effect. Okay. Para sa akin, ganito po. Lahat po ng mga branded na gamot, meron pong generic name. For example, paracetamol. Ano ba yung mga brand name ng paracetamol? May Tempra, Biogesic, di ba? Maraming klase, di ba? Yung mga Neosep, may paracetamol din yan. Ano ba ba? Yung Bioflu, meron din yan paracetamol, no? So, yung sinabing paracetamol, yan po yung generic name. Okay. Yung brand name, yan po yung brand. Okay. So, napakaraming kotse. Meron pong Toyota, Mitsubishi, meron pong Hyundai, meron kung ano-ano, may Mercedes, may BMW. Pare-pareho lahat yung kotse. Pag tinawag mong kotse yan, ang tawag dyan generic name kotse. Pero brand name, iba-iba. So, doon pa lang sa sinample ko na kotse, meron pong brand na magandang-maganda, matibay, pero mahal. Meron naman brand ng kotse, mumurahin, pero madalas naman nandun sa kasa, may diferensya. So, depende. Pero meron naman mura na matibay at meron naman mamahalin na hindi naman matibay. So, sa paliwanag na yan, binibigay ko na sa inyo yung pumili kung anong gusto nyong kotse na bilhin. Ayan, malinaw po yan, ha? Wala akong maisip na ibang paliwanag. Siguro naman, naintindihan nyo na po yan, ha? So, ibig ko sabihin, kotse, pare-pareho, umaandar, pero may kotse mabagal, may kotse mabilis. Di ganun din siguro sa antibiotic. Pag kotse o antibiotic, mumurahin, meron mabagal. Limang araw na iniinom, wala pa rin bisa. Yung iba naman, 2 days lang iniinom, mabisa. So, depende na po. Bahala na po kayo kung ano yung pipiliin nyo, kung ano po sa tingin nyo na nararapat sa inyo. Okay. Eto, Doc Gary, maraming salamat sa payo nyo from Lily ng Las Piñas. Ah, walang anuman po. Walang anuman po. Walang bayad po dito. Basta magtanong, walang bayad. Okay? Sige, ano pa? Ah, ito ha.
Ito po ah, sa mga hindi nakakaalam ah, binabasa ko po yung mga tanong, pero sa dami ng pumapasok, habang binabasa ko, eh, nabubura dahil may pumapasok na iba, no? Eto, Doc, may result ng MRI ko, degeneration of lumbar, lumbar 4 and lumbar 5. For the past years, ano to? Ngayon sakit at pilay ng paa, panghihina ng left side ng katawan ko na. Nagte-take noon ako ng pain reliever pero stop ko na. Please advise me, Doc. Salamat, Emma, 38 years old ng Apayao province. Kita nyo naman yung mga listener natin, no? Apayao, Cotabato, ang lalayo, ha? Ito pong advice ko. Unang-una, pag sinabing degeneration, ibig sabihin yan, eh, medyo napaaga yung paghina o pagtanda ng inyong buto. Yung lumbar 4 and lumbar 5, yan yung pinakabuto na halos papunta na sa puwet. Okay? Kaya madalas maaari makaramdam ng low back pain yung pasyente at makaramdam ng parang nangihina ang kanyang paa o talampakan, depende kung anong parte ng kanyang ugat ang naipit. Kung ito'y kaliwa o kanang bahagi, depende po sa makikita sa MRI. Pero tulad ng message nito, ito ay message ni Emma, ang nangihina daw sa kanya ang kanyang kaliwang bahagi ng katawan, no? Kadalasan yung tinutukoy niya rito yung hita o binti. Okay. Kasi pag lumbar area ang naapekto, naapektuhan, ang humihina po yung lower natin. Ibig sabihin yung waist below. Okay? Waist below. Pag thoracic area naman, yung sa taas ng lumbar, yung thoracic 1 hanggang thoracic 12, ang naapektuhan kadalasan yung ating katawan. Kung cervical naman, yung bandang batok, kadalasan ang naapektuhan naman po yung ating kanang kamay o kaliwang kamay, braso. Yan ang mga naapektuhan. So, dapat naintindihan nyo po yung kahalagahan ng cervical spine. Pag sinabing cervical spine, mula doon sa base, pinakailalim ng bungo, hanggang doon sa may bandang puwet. So, cervical spine, 1 to 7 yan. Pag yan ang apektado, ulo mo, maaaring masakit, ugong ng tenga, malabong mata, nangingilong ngipin, masakit ang braso, masakit ang balikat, yan yung 1 to 7. Pag thoracic 1 hanggang thoracic 12, ang sumasakit kadalasan, ba, minsan yung likod, yung nipple, yung suso, yung tiyan, yung sikmura, yan. Pag yung bandang lumbar area, ang sumasakit, bandang baba na. Mula sa waist below, yan. Maniwala kayo, walang ereksyon ng isang lalaki, pwede may kinalaman sa lumbar spine injury. Oh, yan. So, ibig sabihin, alam na natin ngayon. Okay. So, ang tanong, anong dapat gawin? Well, mahirap ipayo kung anong dapat gawin kasi kung meron pong nerve compression, halimbawa, may naipit na nerve, baka kailangan po mag-traction. Pupunta ka sa isang rehabilitation center o magpapa-physical therapy tayo, hihilain ngayon yung dalawang paa mo habang ikaw ay nakahiga ng ulo mo mas mababa kaysa sa paa mo. Traction ang tawag doon, no? Parang inihila. Nilalagyan ng sandbag o pampabigat sa iyong dalawang paa. Then, pwede rin po mag-therapy para mabawasan yung muscle spasm doon sa area ng lumbar spine. Sa ganung paraan, maaari mabawasan yung compression, yung nerve compression, kaya ang tawag decompression. Babawasan mo yung pagkaipit ng nerve. Then, umaasa tayo na sa pamamagitan ng mga supplement o mga gamot o kung ano man, ay mapalakas pa natin yung nerve at mabawasan po yung nararamdaman yung sakit. So, mas maganda makita kayo ng isang rehabilitation doctor o kaya physical therapist, pwede na magbibigay sa inyo ng mga payo. Rehab medicine, mas maganda puntahan nyo. Okay? So, sa ating pagbabalik, sasagutin pa natin yung ibang mga tanong nyo. Huwag kayong aalis. Diyan lang po kayo. At dito naman po ako. Dok, tatlong espesyalista na ang tumingin sa akin. Wala sa kanilang nagsabi na tumutugma ang diagnosis mo. Ah, ganun ba? Hintayin na lamang natin ang result ng autopsy sa iyo at sigurado, sasabihin nilang tama ako. Dr. Gary C. ang